Hello mga igan, welcome back to my channel Gem MC Repair. At unang-una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa inyo, sa mga nag-subscribe ng aking videos. Okay, sa mga nanonood, tumatangkilik ng aking videos, maraming salamat po. Okay, pero kung doon pa po sa hindi nakakapag-subscribe, don't forget to click the subscribe button. Okay, at saka yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na pinapalabas or inilalabas natin sa channel na ito. Okay? So again, maraming salamat po. So sa araw na ito ay pag-uusapan po natin kung ay tungkol sa langis. Okay? Tungkol sa langis ng ating motorsiklo. Okay, ECQ sa ngayon, marami ang nagdo-do it yourself, kaya this video is for you. Pero ang tanong kasi nila, anong pinaka okay, pinaka maayos, pinaka yung sinasuggest mong best oil para sa ating motorsiklo. Okay? Hindi po tayo magbabanggit ng brand sa araw na ito. Okay? Wala po tayong brand na babanggitin. Kaya stick po tayo sa topic natin para okay po talaga. Alright? So ang unang pag-uusapan natin, mga igan, is yung viscosity. Okay? Viscosity grade ng ating langis na pwedeng gamitin sa ating motorsiklo. Marami ang nagsasabi kung ano ba talaga ang recommended na viscosity ng ating motorsiklo. Merong 5W-40, meron nagsasabi na 10W-40, or meron din nagsasabi na 15W-40 or 20W-40. Okay, pag sinabi po kasi nating viscosity, yung po ay ang lapot ng ating langis pagdating sa malamig na temperature hanggang sa mainit na temperature. Okay, hindi po tayo mag hindi po natin pag-uusapan more details about that, pero ang unang kailangan nating malaman ay yung recommended viscosity ng ating oil na pwedeng gamitin sa ating motorsiklo. Okay, based po sa ating service manual, ang recommended SAE viscosity grade ng ating motorsiklo ay 10W-40 or 20W-40. Okay. May magtatanong, okay ba itong 5W? Paano naman yung 5W-40? Okay ba yun? Pwede ba yun sa ating motorsiklo? Ang sagot ko po ay pwedeng-pwede. Okay? Alright? Pwedeng-pwede po yung 5W-40. Okay? So, pero ang recommended po ng Yamaha sa ating MIUI 125 based sa service manual ay 10W-40 or 20W-40. Okay? Yun po yung una nating kailangan malaman. Alright? Next po na kailangan nating malaman ay kung gaano tayo kadalas mag-change oil ng ating motorsiklo. Okay? Merong nagsasabi na kailangan magpalit ng oil after 2 buwan. Merong nagsasabi na kailangan magpalit after 1 month. Okay? Meron din nagsasabi na 1.5 months. Meron din nagsasabi na ibibase sa tinakbo ng inyong motorsiklo. Meron nagsasabi na pagkatapos ng 2,000 kilometer, meron din nagsasabi after 1,500 kilometers, at meron din nagsasabi ng 1,000 kilometers. At meron akong nabasa, after 800 kilometers ay nagpapalit din ang oil. Okay, so, kailan ba dapat or gaano ba dapat kadalas magpalit ng engine oil? Well, ang sagot po doon, depende po sa inyo. Okay, depende po yun sa inyo kung araw-araw nyo po ginagamit ang iyong motorsiklo. Kung ako po yung tatanungin nyo, at least kung meron naman pong budget, pwede po tayo magpalit ng engine oil every month. Okay, hindi na po natin kailangan antayin pa yung
2,000 kilometers, yung 1,000 kilometers, or yung 1,500 kilometers, or 800 kilometers. Okay na po sa akin yung every month or buwan-buwan nagpapalit ng engine oil. Kasi alam po natin na yung engine oil, yan po ay buhay ng ating motorsiklo. Okay, buhay po yan ng makina ng ating motorsiklo. At kung aalagaan po natin ang makina ng ating motorsiklo, ay tatagal po talaga yun. Hindi tayo magkakaproblema at hindi tayo iiwanan basta-basta ng ating makina. Okay, so nasa sa inyo po yun kung gaano kayo kadalas mag-change oil. Pero kung hindi nyo naman ginagamit, kung nakatambay lang naman ang yung motorsiklo, siguro pwede na after 2 months or every 2 months kayo magpalit. Pero kung araw-araw nyo po ginagamit ang inyong motor, suggest ko po sa inyo ay pwede kayo magpalit ng engine oil every month. Okay? Ang pangatlong punto po ay gaano po kadaming oil ang pwedeng ilagay sa ating motorsiklo. Okay. MIUI 125 is only ang tinatanggap mo ng MIUI 125 is 800 ml. Inuulit ko po, 800 ml. So meron pong mga engine oil na nasa 1 litro. Ang kailangan lang po natin ay 800 ml. Okay, so meron kayong 200 ml na sobra, pwede nyo pong ipunin yon at pwede nyo gamitin pag kayo ay nakaipon na ng 800 ml sa ating motorsiklo. At kung tayo po ay magpapalit ng oil ng ating motorsiklo, alam po natin na yung engine oil ng ating motorsiklo ay nagiging oil ng ating clutch. Okay? Kaya hindi po recommended ni Yamaha ang mga chemical additives. Okay? So kung babasahin niyo po yung ating manual, nakalagay po doon na do not use oil with diesel specification of CD or oil of a higher quality than specified. Okay. In addition, huwag po tayong gagamit ng oil na may nakalagay na energy conserving 2 or higher. Okay. Yun po yung pinapaalala sa atin ni Yamaha. Okay. Hindi po natin i-discuss kung bakit hindi po natin dapat maglagay ng additives, pero sila po yung nakakaalam sa ating mga engine at natural kailangan po natin silang sundin. Okay? So, sana po may natutunan kayo sa araw na ito tungkol po sa ating change oil or tungkol po sa langis na pwede natin gamitin sa ating motorsiklo, at kung mag-change oil po tayo, ano po yung dapat natin iwasan at ano po yung dapat natin kailangan gawin. Okay? At kung nagustuhan nyo po yung video na ito, ay don't forget to click the subscribe button at saka yung notification bell para updated po kayo sa mga videos at sa mga tips na sa aking channel. And again, maraming salamat po, and thank you for watching my videos, and ride safe po tayo mga igan. Hanggang sa muli po, maraming salamat.